welcome back sa isa na namang vlog. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang 2021 nyo? 2021 ang arte. So far naman for me. Okay pa rin naman. Wala pa namang hadash. Pero ang dami na rin nangyayari kaganapan sa labas. Ano? At for this vlog, nakikita nyo na sa title, ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga ukay-ukay haul. Wow. Sabi ko sa aking last video, dun sa last haul video ko, yun na muna siguro yung last, pero ito na naman po tayo. At disclaimer, napamili ko po lahat ito noong December pa. Tapos, ano lang yun eh, bigla ang ukay-ukay lang kasi sale. At naisip ko na ano, share ko kaya yung mga napamili ko kasi medyo napadami siya. Hindi siya masyadong madami, pero for me na minsan lang bumibili ng damit, ay medyo madami na siya. At hindi lang for my size ang ipapakita ko sa inyo. Kasama ko kasi yung pamangkin ko, so meron ding for mga sexy at payat. Share ko lang, no? Nung college, at saka siguro ng mga fresh grad, ang hilig kong mag-ukay. Lalo na talaga nung college. Sobrang grabe yung mga outfit ko lahat ng college ay galing ukay. Kasi diba, mura. At saka unique yung mga makikita mo sa ukay yan. So, fan ako ng ukay at antagal ko nang hindi nag-ukay. Pero meron ako isang vlog na nag-ukay ako for outfit sa pag-akyat. So, yung mga ganun, yung mga kakaibang outfit, sa ukay mo yan matatagpuan. At ngayon, medyo delix dong mag-ukay. Pero ayun na lang, dahil magaling naman maglaba dito sa bahay, feeling ko safe naman. At ito na, papakita ko na sa inyo. First kong nabili sa ukay ay itong suot-suot kong black shirt. Yan. Super bet. Ita-try on ko siya. So, ayan ang video. So, simple black shirt lang siya na fitted. At super like ko siya kasi ngayon, ang mga binibili ko na lang talaga na shirt ay black. At yung madaling itok, ganyan. At ang fashion nit niya ay 2,480 kasi yung mga tops. So, 40 pesos lang sis. Saka mukhang bago pa siya. Maganda yung tela. At super like. Balik 2,480 siya, no? Ang ka-partner niya ay ito. Suot ko siya nung Pasko. Papakita ko sa inyo. Itong shirt na stripes na brown. Medyo brown. Pero kala ko nung una red siya. Pero brown pala siya. So, kung pansin niyo, mahilig din ako sa mga stripes na ganito. Ayan. So, ito yung sinuot ko nung Pasko. So, ayan. Minodel-model ko siya nung Pasko. Ito ay 40 pesos lang, bes. At saka hindi ko alam yung akala ko nung una. Hindi ko siya dapat kukunin. Kasi meron siyang yung mga ganyan nun. Sana makita nyo. Na parang may mga, yan, may mga ridges ba tawag dito. So, may design siya na parang gupit-gupit yung edges niya. Na parang okay naman, unique. Kaya kinuha ko na din. Saka sobrang ganda ng fit niya sa akin. Alright! Dahil nga 2,480, ay pumili pa ako ng isang blouse. Kasi, ng isang top. Top pala yung mga 2,480. Nakuha ko itong, ano siya eh, malaking white shirt na very unique yung design. Ayan. So, hindi siya pantay. Kung makikita nyo yung dulo niya, ayan o, yung uso to dati, yung mga may gupit-gupit na ganyan. At nagustuhan ko yung print niya kasi simple lang na blue. Ang naalala ko dito talaga, David Gison na mga porma. Kaya nagustuhan ko siya at parang inapalabagay sa akin siya. So, ayan ang try-on ko na itong white top na 40 pesos na mga kajusters. Mind nyo na dyan, charot, hindi sa akin to. At ang naging ka-partner nito ay hindi pang sa akin. Sa aking pamangkin, yan, ito try on niya din. Nung ako nakakita nito, sabi ko, betingnan mo, parang ito yung mga suot ni na Jenny. Na ano siya, cardigan na black na polka na may very, very small na design na polka. Diba? Kung may malaki nga nito, okay lang din eh. Pero very okay sa kanya. Sobrang nag-fit sa kanya tong black cardigan. Alright, so ayun yung mga tops na nabili ko. Yun nga, mostly shirt na pwedeng ulit-ulitin talaga at yung mga color ay neutral lang. Kasi parang yun talaga yung mga gusto ko na sa wardrobe ko. Wardrobe! At ang ating next na mga nabili ay ito na yung mga, ano, pangbaba. So una ay yung ka-partner na sinuot ko nung Pasko. Na shorts na ito. Itong blue shorts. Yan. Mga ses, mga justers. Uniqlo. Kaya sabi ko, shit, kukunin ko to. Uniqlo yung short. So, feeling ko kung hindi to ukay, mga ano to. 900, 1,200, ganyan. Pero, doon ay mga 150. Hindi ko maalala yung presyo nito. Siguro, 120 pesos. Pero,
mukhang bago pa siya, mukhang hindi pa siya ginamit at sobrang sakto sa akin ng fit. Wala pa akong ganitong style ng shorts na para siyang ang tela niya pang ano, pang mga pants, hindi ko parang mag-describe. Pero ayun, sobrang comfortable at sobrang sakto sa akin. At ito na siguro yung mga medyo mahal kong nabili doon sa ano, sa Ukayan. Wait, sarabi ko ba kung anong ukay? Hindi pala. So, hindi ko pala sinabi. Itong lahat na to ay nabili namin sa Les Consumo. Les Consumo is located sa Santo Tomas, Batangas. Pero maraming mga branch ang Les Consumo daw. Reason ko lang nalaman. At itong Les Consumo, super lapit lang sa amin as inilalakad ko lang. At minsan talaga pag sale sila, pumupunta ako. At ito na yung mga naging favorite ko dun sa nabili ko. Hindi, ako naman kasi, hindi ako mabrand. Hindi ako specific sa brand. Sabi ko lang, magbibili ako ng pants kasi yung mga pantalon ko ay hindi nakasya mga adjusters. Kahit wala pa naman ako masyadong pumuntahan. Pero ang ini-aim ko ay maghanap ng pants na pwedeng pang-office once na pwede nang pumasok sa opisina. So, una ko napili itong pants na to na blue. Ayan, ito try on ko na lang mga ka-adjusters. So, nagulat ako dahil ang brand niya ay M&S. Marks and Spencer's by M&S. Hindi ko alam. Martin and ano. Nung una sabi ko, ah, pang casual-casual lang tong pants na to. Pero nung sinuot ko, uy, pwede siyang pang formal, pwede siyang pang office, diba? Sobrang, ang ganda nung tela, sobrang comfortable. Manipis lang siya, pero hindi bakat ang mga bakatan gets. At, ayun, ako ang nagustuhan ko sa kanya, very comfortable at very sakto sa akin. Dahil as a majubis, ang hirap maghanap ng super sakto sa akin na pants. So, dahil nga 500 for 2, may isa pa akong pants na binili. Ayan, mga adjusters. Ito naman, nagulat din ako na branded siya. Pero nagustuhan ko lang din siya at yung size kasi super sakto sa akin. This, wide pants. Hindi ko alam. Basta jeans. Description na ano siya, high waist jeans. Tapos yung ilalim niya ay flare. Pero pinakat ko na to. Sobrang haba kasi. So pinakat ko na parang feeling ko na awkward ang pagkakat. Comment below kung mali yung pagkakat ko. Pull and bear na high waist jeans na mapusyaw. Ayan. At ang last ay actually, dalawang dress ata to na binili ko dun sa pamangkin ko. Pero nawawala daw yung isa. So, pag nahanap niya, ipapakita ko na lang. Dahil ang dress din sa Les Consumo ay 150 for 2. 150 for 2 yun. So, ang unang nakuha namin ay ito. White. Sabi ko, be, pang debut mo. White na dress na may very sexy. At ang likod niya ay yan. May pa ganyan-ganyan na crisscross kineme. At sakto lang naman yung length. Ayun, be, siguro ng mga baby girl pa ako ng mga college met ko to. Pero sabi ko, be, sa'yo na lang, ang ganda o. So, pang baby girl siya na payat na dress. Alam mo na nga dati, ganyan yung mga pinipili ko. Feeling ko bagay sa akin. Hindi naman. Ang dami ko mga nabiling ganun sa Ukay na baby girl dress na hindi ko na nasusuot kasi masyado nga lang pang baby girl. Siguro pag tumatanda ka nga, no, ang pipiliin mo na lang ay mga neutral colors, tapos yung comfortable ka at lagi mo siyang masusuot kahit pa ulit-ulit. 2 for 150 na dress. Galing din sa Les Consumo Ukay-Ukay. So, ayan mga adjusters, sana nagustuhan nyo itong mini Ukay-Ukay haul. At kapag may mga Ukay-Ukay adventures ako, ay sasama ko na talaga kayo. At ayun, kasi nga parang I'm into talaga na minimalist. At saka kapag may ipinapasok ako sa aking wardrobe, sa aking closet, may mga nilalabas ako para hindi masikip at saka yun nga, para mabawasan din yung mga gamit. Saka binabawasan ko na din talaga yung masyadong matitingkad yung kulay, yung hindi ko na masyadong gusto at alam kong hindi ko masusuot. Pero, kaya ako talaga shinare sa inyo, sobrang bet ko lahat nung nabili ko. Alam kong magagamit ko siyang paulit-ulit at masusuot ko talaga. At makikita nyo lagi dito ang suot ko sa vlog. Kaya, at saka kasi baka sabihin nyo paulit-ulit na ang suot ko sa Kuda serie at sa mga vlog. Kaya nakabili-bili ng iba. Ayun mga adjusters, thank you for watching. At kung ano pang mga gusto nyo, sabi ko nga for this 2021, gusto ko na maging mas informative na yung mga vlogs ko. Hindi na yung mga meme lang. So, I think this one is informative kasi nagbigay din ako ng mga tips sa pag-ukay. Ayun, bago nyo isuot, ay labahan nyo muna ng maiki. At hindi naman ako naglalaba. So,
Ako kasi sinusukat ko talaga din siya. Pero ayun na lang, pagka-uwi, ligo din talaga pa, pagkatapos mag-ukay. So ayun, thank you for watching and don't forget to subscribe.